More kontrabidas ang bida sa aming Voltes 5 Legacy cast reveal ngayong gabi. Sila ang mga character na katulong ng Byzantine Empire para pahirapan ang Voltes 5 team. Kilalanin kung sino ang gaganap bilang sina Zul at Draco sa chika ni Nelson Canlas. Pinakamalupit na advisor ni Prince Sardos, ang kubang scientist na si Zul. Tuso at mapanlin lang, isang role na nababagay sa isang mataas na kalibreng kontrabida, mapapelikula man o TV series. Si Zul ay gagampanan ni Epi Quizon. We've done a lot of very colorful kontrabida roles before, pero this time, ibang klase to. This is unique because this is from my childhood. Nilalaro ko yung Voltes 5, eh, di ba? So to be part of the Voltes 5 legacy, di ba? Which is really not just an honor, pero it's really bumalik yung pagkabata ko. Bumabalik yung pagkabata ko. Napabilib si Epi sa adaptation ng sikat na 80s anime bago pa raw ialok sa kanya ang role. Actually, when I first saw the trailer, hindi ko inisip na gawa dito. Kaya nagulat ako nung sinabing, "Uy, kasama ko sa Voltes 5." Ah, Pilipino yun. So sabi ko, wow, galing, ang galing ng mga Filipino artists. Ang galing, world class na talaga ang Filipino effects artists natin. Mm-hmm. Ang galing. Kasama rin sa aalalay sa Bozenian royalties, ang general na si Draco, at bibigyang buhay yan ng kapusong si Carlo Gonzalez. Nanibago ako nang makita kong muli si Carlo. Ang pagpapahaba ng balbas mo ay talagang preparation na ito para sa character mo. Yes, actually. At malaking tulong yung quarantine dahil talagang I don't need to go out anymore. So talagang bahay lang ako. I don't have to groom it. Yeah, just grow it out. Tapos pagka kailangan na magte-taping na, I just pattern it to what they want for the character. Bahagi rin daw ng pagkabata ni Carlo ang Voltes 5 nung ipalabas itong muli noong late 90s. I grew up watching it. Batang-bata ako talagang. Yun yun na eh. Yun yung magsasabi sa'yo kung dinner time na, di ba? Abangan pa sa susunod na mga araw ang pagpapakilala ng mga mahalagang karakter ng Voltes 5 Legacy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.